tanggalin pa. Kasama na natin via phone patch ang ating paboritong former Senator Ping Lacson. Good morning, magandang umaga po, Senator Ping. Welcome back sa ASPN po. Yeah, magandang umaga, Pati, Ali. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Okay. Oo, tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains dahil kayo ay former, naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga saloobin, reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede namin umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At itong nangyari po kahapon na mainitang pagtatalo sa among the congressmen, no, sa mababang kapulungan, tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa two highest officials of the land, merong ano yan, parang may formalidad lang, na ikaw nga dapat quorum call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply? Despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung judiciary, mm-hmm. ano yun eh, tama yun, pagka pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos sa mga opening statements, maya-maya konti meron ng motion uh-huh. na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. Uh-huh. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, ano, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng committee, appropriations committee man o committee on finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Mm-hmm. Eh, ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. Mm. So ako sumasangayin ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski papano, i-honor yung time-honored tradition. Mm-hmm. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Pero sila. Uh-huh. At yun nga, nahinto sa ganun at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero uh-huh. pareho sila tama dun eh, uh-huh. na i-honor yung time-honored tradition. Pero at the same time, hindi rin pwedeng tigilan uh-huh. kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion humingi ng 10 naging 15, tapos po sa Gaal lumabas po na 24, tapos napunta kumbaga there were so isang many numbers, niya, no? Oo, that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po ng Office of the President dun sa GAA, pero paglubas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos na, kumbaga, ginamble-jumble para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katiga scrutinize po ng budget po. Maybe ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, also known as yung President's Budget. Oh, oh, kasi pag sinubit yan ng Office of the President, within 90 days or 30 days after makapag-SONA yung budget, eh talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilat siya ng budget. Kasi billion eh, measure yun eh. Ang nangyayari, yung sa NEPA lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon, dapat yun, Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay mo. Ayan. Signal. Okay po. Sige po. Signal. Okay. Kasi mobile nga. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget, pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill
kukumpiyahin lang yung NEP, no, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magbabicam na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag. Nako, ayan na naman. Senator We're Ping. We're losing you po, Senator Ping. Sa bike, Senator Ping, pwede ba natin ma-ano ulit si Senator Ping? Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para ma-ano natin, nasayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga, ito yung pinalabas po na video. Video na nagre-reklamo siya, humingi daw ng ano, kumbaga ng may tongpats, tapos humingi pa, di ba, yung mga ibang ilang kongresista daw. Yung magkano naman parte, sa amin dyan, ng parte, sa 5 billion. Oo, sa 5 billion. Sa construction ng classroom. Nasabi niya, hindi daw siya sanay sa ganitong ano, kaya pero I was thinking kasi, siya. Dahil devolved eh, di ba? Devolved sa LGUs, like lahat, no? Pati edukasyon. Yung mga papel ng kongresista yun, di ba? Na humingi ka ng ano, ng budget para sa distrito mo Para for the construction lahat. Of classrooms. Hindi ko lang alam kung yan ang talagang ano, if it's being kalakaran talaga. Oo, ginagawa. Diba? Oo. So ayan na, nandiyan na ba si Senator Ping? Ako. Yeah. Ayan, Senator. Na. Ayan. We lost you. You were saying, sabi nyo, from sa BICAM, pagdating po sa BICAM, yun ang tinatawag na third chamber, ano? Third na, chamber. Ano lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber. Kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at sa upper house, pagdating doon, nababago pa. Ang dapat lang nagagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision ng sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat kung labas ito do sa halimbawa hindi naman nagdi-disagree kung provision sa house, yung version ng house at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin 'yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na nang ilan lang naman 'yon, hindi na yung plenaryo eh. Yung pigusan sa plenary, buong ano 'yun eh, buong house 'yon, buong kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun eh, mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, ano, babalik yan sa both houses, iraratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enrolled bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enrolled bill na-ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion, 29 plus billion, na bago doon sa enrolled bill. No? Hindi ko naman makonfirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami 1 billion pesos na binago doon sa enrolled bill. Yan ginawa ni Senate President. Hindi, nung pinirmahan niya yung pinirmahan, masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nandiyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na
hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. Mm-hmm. So, yun ang nangyayari sa, yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations, di ba? Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, naku, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping, na yung reserve correct. Funds yun sa mga GOCCs ibalik sa National Treasury? Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, ano yan eh, standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Mm. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Mm-hmm. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya, ng additional na pondo, halimbawa ang medyo kinapos, may dagdagan, item sa budget, ano, dyan kukunin. Mm-hmm. Ang nangyari dito, tatlo lang yung special provision dyan, program fund. Yung una, pagka yung may excess ano na sa nasa treasury may excess sa budget, so pwedeng hugutin. Mm. Pangalawa, kung merong revenue measure na naipasa para mapondohan yung ang program fund. Mm-hmm. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Mm. Sa ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng dalawang provision. Isinama yung government owned and controlled corporation at saka yung yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan, no? Mm-hmm. Approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC rin. Oh, mm-hmm. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Mm-hmm. Pero yung foreign assisted project na yan, eh, siyempre, may counterpart tayo. May counterpart yung foreign entity. Yung sa ibang bansa. Oo. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan. Nasa Korte Suprema na ngayon. Correct. At harinawa, kung makikita, kung makita ng mga petitioners yung talagang issue. Kasi ang naging sa issue ng mga petitioners, yung parang appeal sa emotion dahil ito'y PhilHealth para sa mga nangangailangan na tulong sa healthcare, ano? Yes. Hindi, ang talagang issue dapat tatubukin dyan, yung General Appropriations Act is a general law. Yeah. No? Yung PhilHealth law, separate. At saka yung amendments, ano? Yeah. Pati yung universal healthcare, special law. Yes. Hindi po pwedeng i-amend ng general law yung special law. Yes. Napaka-basic nun. Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. Correct. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Yes. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law, saka yung Universal Healthcare UHC. Act, hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Ang dagan yung benepisyo. Yung premium. Correct. Mm-hmm. Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung tong, babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, no, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just two people, and she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po, members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na, no, yung landscape po ng ano. Pwede po ba bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-aprobar na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa budget, ano? Ito yung nag-iisang Senator Ping? Sayang. Ano, we're losing you po, Senator.
Senator Ping. Parang yun nga, no? Parang yun it's yung held, third chamber, di ba? Sabi niya, Senado, Kongreso. All tapos, of a sudden, pag bicam na, and I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy, eh. Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ayun sa COMELEC, naalala ko. Ayan. Yun sinasabi so, niya. So, Senator Ping, Senator you were Ping. Saying that you filed a resolution or what, ano, bill, para transparency. Para transparent. Lagyan nang magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes. Walang record yan eh. Walang transcript, walang record. Nako, kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang sa mga members kung ano nangyayari sa bicam. At ang masama sa bicam kasi, hindi nahal sa gumagana yung bicam. Formalities na lang yun eh. Na halimbawang nag-open, ano? Okay, in-open na yung bicameral conference. Tapos, mag-ano yun? Mag bitin kami ayan eh senator senator tapos na pipirmahan na lang eh sa kapal ng libro eh pagka ikaw nagbasa pa bago pumirma napaka kontrabida mo na kasi maaba na yung bicameral conference na report. yung mismong na bill ano na ipapadala sa Malacañang may pressure. Diba? Naku, dapat talaga pag bumalik kayo sa Senado, ano, Senator Ping. Hindi, Ifa, when you return to the Senate, dapat